Hi everyone, and what's up mga boxing fans and to all boxing enthusiasts all over the Philippines. This is your Kuya Elprey. Welcome to my channel. So this time, let's talk about boxing and welcome to the boxing world. At ang topic natin ngayon ay si Mark Magnifico Magsayo or Triple M. Or aking sasabihin, to my own opinion, the Buholano Superman. Bakit ko nasabi yan? Mamaya, i-discuss ko. Ako po ay maglalabas lang ng aking sariling opinion tungkol sa aking mga naririnig, nababasa, napapanood tungkol kay Mark Magsayo. Ang dami nagsasabi na hindi pa siya pwedeng lumaban sa championship fight. Kasi nakitaan daw na ng kahinaan si Mark Magsayo during his last fight against Julio Ceja. Ang daming nagsasabi na baka bugbugin lang, baka matalo lang kasi na medyo mahina pa nga daw, mahina ang katawan ni Mark Magsayo. Pero sa akin, parang hindi ganun ang aking nakikita. Matibay si Mark Magsayo. Kasi kung mahina siya, hindi na yun tatayo para ituloy ang laban at baligtarin ang sitwasyon para manalo. May mga nagsasabi din na kaya lang daw nanalo si Mark dahil sa pagyakap-yakap, takbo-takbo. Well, ang masasabi ko lang, ang clinching or ang pagyakap, isa sa mga isa sa mga depensa yan. Kung ating matatandaan, ang ating yung sinasabing the greatest na si Muhammad Ali. Ano ang style ni Muhammad Ali? Pak 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 pak, jab, straight, hook, lahat. Pagka andyan na ang kalaban niya at ma-corner siya, yakap. Si Evander Holyfield, bakit niya tinalo si Mike Tyson? Kasi ganun din ang style. Pag nakita niya na si Mike Tyson andun na sa harapan niya at kaya na siyang abutin ng mga bigwas ni Mike Tyson, yakap. Anong ginawa? Kinagat ni Tyson ang tenga ni Evander Holyfield sa sobrang pikon. Ang pagyayakap o pag-clinch, hindi yan illegal. Illegal lang kung ito'y paulit-ulit kahit winawarningan ka na ng referee. Kaya ang ginawa ni Mark, isang ano yun, masabi natin thinking fighter. Bumagsak siya, tumayo, nag-isip, bakit siya bumagsak, anong kulang. So, nag-adjust siya. At sa tulong din ng kanyang corner men, sila ni Freddy Roach, si Marvin Samudio, nakinig siya. At gano'n ang ginawa nila. Kaya, naka-recover. Nakuha niya sa pag-ganong-ganong style at nabaliktad ang laban. Tinalo niya via knockout si Julio Ceja. At in fairness naman kay Julio Ceja, no? Alam niya na ang laban na yun ay eliminator. So talagang pinaghandaan niya kasi nga opportunity na pag nanalo siya doon, siya ang mandatory challenger sa featherweight division para magkaroon ng tsansa. Tsansa na makalaban sino man sa apat na world champion sa featherweight division, which is 126 pounds. Well, balik tayo kay Mark Magsayo, mga sparmates. Si Mark Magsayo, hindi natin pwedeng sabihin na dapat magkaroon pa siya ng laban, isa pa bago sa championship. Hindi. Kasi dapat andyan na yun eh. Kumbaga, dugo at pawis ni Mark Magsayo ang kanyang pinuhunan para marating niya ang level na yan na mandatory challenger na siya ngayon. Kasi kung kukuha pa tayo ng isa pang mahinang klaseng boksingero, wala, tatalunin lang din ni Mark Magsayo yan. So, andyan na siya. Kahit sino man yan sa apat na pwede niyang hamunin, dapat labanan niya na. Pero, dapat paghandaan niya ng gusto.
kasi hindi basta-basta ang apat na champion. Ang sa WBA, WBC, WBO, IBF, hindi basta-basta yan. Kaya dapat, yun ang pag-aaralan ni Mark Magsayo, of course, ng kanyang coach na si Coach Freddy Roach. So, in fairness kay Mark Magsayo, andyan na siya. Hindi natin siya pwedeng hilain pa na wag. Kasi, baka hindi pa handa. So, ang sa akin lang na dapat suportahan natin, i-push pa natin si Mark Magsayo, bigyan natin ng moral para lumakas din ang loob ng bata. Kasi kahit sino naman dyan, kaya niyang tapatan. Basta paghandaan lang nila. Tiwalaan tayo kay Mark, sa kakayanan ni Mark Magsayo and of course, sa kanyang coach, kay Coach Freddy Roach, na siyang gumiya sa ating pambansang Kamao, the fighting senator Manny Pacman Pacquiao. Kung ating matatandaan, ang ating 8th division world champion, the fighting senator Manny Pacman Pacquiao, ang kanyang pinagdaanan, kung tingnan nyo ang record niya, tinalo siya ni Rostico Toricampo, na kapwa niya Pilipino, knockout round 3. Tinalo siya ni Tricky Battery ng Thailand, round 3 din yata yun, knockout din. Pero talagang hindi siya, kumbaga hindi pinahinaan ng loob. Buo pa rin ang loob, tumayo, nakabango, nakabawi. At ngayon, saan siya dinala ng kanyang kapalaran? Nasa tuktok ng tagumpay ang ating pambansang Kamao, the fighting senator Manny Pacman Pacquiao. At sa tulong din yan ng pamusong coach na si Coach Freddy Roach. So si Coach Freddy Roach ay hindi basta-basta rin na trainer. Matalino, magaling, ang dami niyang hinawakan na nagtagumpay sa larangan ng boxing. Kaya ako naniniwala na kayang-kayang gawin din yan ni Coach Freddy Roach kay Mark Magnifico Magsayo. Kailangan lang ni Mark mag-focus, sumunod sa lahat ng sinasabi ng kanyang coach. Maging matalino sa itaas ng ring. Maabot at maabot ni Man, ni Mark Magsayo ang kanyang pangarap na maging world champion sa boxing. Akin lang maalala mga sparmates, way back 2 decades na siguro, paborito kong pinakikigan sa radyo sa AM band ang Sport Lang ni Ka Edwin Sese na iniere sa Sport Radio. Parang boxing show sa radyo na pwede kang mag-comment or mag-text, magbigay na yung saloobin, analysis o kung ano-ano man. At itong si Mr. Renato Lirio, businessman, may-ari ng Rally Tour and Travel. Idol ko po yun. Yun ang madalas na tinatawagan ni Ka Edwin Sese. RIP nga pala kay Ka Edwin Sese dahil pumanaw na nga siya, medyo matagal na nakalipas. Madalas tumatawag din sa kanya si Sir Renato Lirio para ibigay ang mga komentary, analysis. Halimbawa kung may mga nakaschedule na laban sa boxing. At isa sa kanyang tinuran na hindi ko makalimutan, ang sinabi ni Mr. Renato Lirio na kapag ang boksingero hindi daw nakaukit sa kanyang palad na ito ay magkampiyon sa larangan ng boxing, ay hindi daw talaga mangyayari yon. At yun ang nangyari, at naalala ko kaagad si Mr. Renato Lirio, yung nakita kong tinalo ni Nakatani, ang isang sikat na prospect ng Puerto Rico na si Felix Verdejo.
ang inakala natin, inakala ng marami, na itong si Felix Verdejo, ito na yung susunod sa yapak ng isang pamusong boksingero din na Puerto Rico na si Felix Tito Trinidad, na nagkampyon din sa lightweight, umakyat sa super lightweight, umakyat sa welterweight, hanggang sa middleweight, lumaban sa middleweight. So yun, si Felix Verdejo wala na, dahil siguro nga hindi nakaukit sa kanyang palad na maging isang kampyon. Si Felix Verdejo, napakagaling, napakalakas, mahusay na boksingero, mabilis, pero talagang hinarangan lang ni Nakatani ang kanyang pagsikat. At wala na tayong balita, wala na akong balita kung ano nangyari kay Felix Verdejo, dahil nga siguro na hindi nakaukit sa kanyang palad ang magiging kampyon. So tayo, hoping tayo na si Mark Magsayo nakaukit sa palad niya na magiging kampyon sa larangan ng boxing. Kaya kahit sino sa apat na kampyon sa kanyang division, kayang-kaya niya. Basta mag-focus lang siya, paghandaan niya, talagang dedicated siya sa kanyang training kasama ang kanyang coaching staff, especially Coach Freddy Roach at itong si Marvin Samudio. So, malay natin mga ka-sparmates, ano? Itong si Mark Magsayo, nakaukit sa palad niya ang magiging kampyon. Malay natin. Di po ba? Ako, buong-buo ang tiwala ko na si Mark Magsayo ay may taglay na lakas at may tibay ng katawan. Kaya, nasabi ko na siya ay isang Superman, or sasabihin natin, Buholano Superman. Bakit po? Kasi si Mark Magsayo, nakita nating nalagay sa alangan ang kanyang karir. Muntik matalo, lalong-lalo na nun kay The Hitman ng USA, si Chris Avalos. Grabe ang bugbugan nilang dalawa sa bayan. Talagang todo bigay kung sumuntok. Bumagsak si Mark Magsayo. Akala natin, kala ko talo na, wala na pag-asa. Pero tumayo, nagbigay ng magandang laban. At biglang bumaliktad, nanalo si Mark Magsayo. At may kasama pang backlift na kadalasan niyang ginagawa sa tuwing nananalo siya. Di ba? At ito naman, yung last fight niya against Julio Ceja. Di ba? Bumagsak na naman siya. Talagang talo sana kung hindi niya talo ng knockout si Julio Ceja. Kung natapos yung round 12 at naging decision ang humantong sa decision palagay ng marami. At personally, sasabihin ko rin talo si Magsayo. Pero anong nangyari? Nakagawa ng diskarte at nakasingit ng isang knockout. Hindi tsambaho yun. Dahil si Mark Magsayo, pinaghandaan niya ng sobra-sobra. Focus sa laban at may talino. Ginamit ng kanyang utak para manalo sa laban. Kagaya ng maraming mga sikat na mga boksingero na sabihin natin boring, pero wala eh. Ganon ang mga matalino na mga boksingero. Pag hindi niya kayang kunin sa ganitong style, pag hindi niya kayang in-knockout ang kalaban, dadaanin niya sa ganito, ganyan. At isa dyan, ang isang maalamat din na si Mayweather. Di ho ba? At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating pambansang Kamao, Manny Pacman Pacquiao. Ang style niya, kapag kaya kanyang na-knockout, kahit anong round na-knockout ka niya. Pero sa kapag nakita niya na matibay ka, naramdaman niya na matibay itong kalaban na to, no, gagawa ko ng paraan para manalo, tatalunin ko to sa puntusan. Ganon ang mga matatalinong tao, matatalinong boksingero. Ang daling mag-isip sa ibabaw ng ring, napaka flexible, anytime nakakagawa ng diskarte, hindi yung sugod ng sugod na parang toro na isang suntok lang eh, o isang bayo, matutulog din naman, di ho ba?
babalikan lang natin mga sparmates ang sinabi ko kanina na parang inihambing ko si Mark Magsayo kay Superman. Hindi naman totoo si Superman, katang isip lang, pero yung kwento niya parang ganun ba? Minsan nagagapi ng kalaban pero nakakaligtas at nananalo din sa wakas. Parang ganun si Mark Magsayo. Ilang beses natin siya nakitang bumagsak, dumapa, pero nakatayo at tinuloy ang laban at nakuha ang panalo at nagtagumpay sa laban. So, andyan na si Mark Magsayo, kumakatok na sa pintuan ng mga world champion dyan sa featherweight division sa 126 pounds. Push na natin, huwag na natin siyang hilain pababa. Suportahan natin ng buong puso, mga kababayan kong Pilipino. Please, go, go, go lang. Mark, kaya mo yan. Tiwala lang tayo sa kakayanan ni Mark, kung anong makakaya niya. At magtiwala tayo sa kanyang coach at sa mga coaching staff. Team Magsayo, kayang-kaya yan. Go, go, go. So, hanggang dito na lang ang ating kwentuhan, mga sparring mates. Until next time, thank you for watching and please subscribe.